Magandang araw uli, mga ka-istorya, mga ka-TH, mga small deep group hunters. Ang topic natin ngayon tungkol sa hidden treasure markers, mga interval nito, tungkol ito sa interval. Napakalaki ng magagawa ng interval na ito kung maiintindihan ng mga treasure hunters para makaiwas sa malaking gastusin. Ito ay matagal-tagal na rin na hinahanap ko na walang nakapagpaliwanag pa nito, pero kailangan ipaliwanag natin. Isa ito sa logical analysis na hindi pa rin, hanggang ngayon eh, hindi pa rin naiintindihan siguro ng, mayroon na rin siguro nakakaintindi na iba, pero hindi ko pa nakikita sa mga post, kaya in-expose ko na din dito sa ating vlog. Yung nakita nyo mga marker ay nasa creek namin nakuha yan. Nasa may taas gawi, elevated area, na dyan ang puno na langka. Hinukaya nila, wala silang nakitang marker, nasa 25 feet pa. Nandun sa may tunnel sa ilalim. Nang ni-remap ko, big load pala yun. Yung big 5 na tinutukoy ko, nandyan yun. Well, ang hinukay nila dito ay maliit lang. 3 feet by 4 feet lang. Dahil ang purpose namin dito, kunin lang kung ano yung mga markers. Pero since napansin namin na mababaw lang, kaya diniretso ng maliit. Lalawakan na lang. Pero dito ay nakita namin na 9 feet of digging. Sunod-sunod ang marker. More than 30 markers nakuha. Well, ito yung tinasabi natin tungkol sa interval ng markers. Iba yung mababaw, iba yung binaon na malalim. Napaka-logic, napaka, kumbaga sa kasabihan eh, common sense lang. Mataas ang common sense mo, kuha mo na agad. Itong illustration na ito, binigyan ko ng emphasis dito, yung mababaw. Let's say 36 feet. At ito ang mga load, nandito naman ang mga marker tabi-tabi. Hindi ko sinasabing 36 feet talaga ito, posibleng 21, posibleng 18, posibleng 12 feet. Kapag kadikit-dikit na yung marker niyan eh, isa lang ibig sabihin niyan, hindi ka lalampas ng 100 feet niyan, baka wala ka pang, hindi mo pang abuti ng 60 feet, itatamaan mo na yung target. Ganyan ang pagkakaiba kapag ka ang marker ng malalim ang kinumpara mo sa kanya. Dahil sa napakalimpis na ng space, kakaunti na lang, hindi yan maaaring gawin ng mga nagbaon na kagaya nito itong isa. Yan, in-stress natin para logic, logical understanding. Kung in-stress mo yan, ang interval niya, ang lalayo na. Kasi kung gagawin nila na dikit-dikit yung marker dyan mula dito hanggang sa 150 feet, ilang track na puro marker lang gagawin nila, no? Hindi nila gagawin yan. Ganyan lang as common sense dyan. Kaya nga yung hinuhukay nitong pinuntang ko na nagpatulong sa atin eh, umabot na ng 30 feet. Pero ang marker na nakuha ay ilan lang. Nung nirimap natin ay naalaman natin na nandun sila sa big 5. Dun sila nakatapat. Yun ang isang prueba na naman. At nung itinuro natin at tungto natin yung target na maliit, dun tunod-sunod. Sa loob lang ng 3 araw eh, ang nakuha nila nasa 30 marker na maliit lang na butas. Well, ito muna ang ating topic ngayon na ipaliwanag natin sa inyo, dahil nga sa napaka-importante nito. Napakalaking bagay para sa mga treasure hunter yung maunawaan nila kung ano ba talaga ang hinuhukay nila, kung malalim o mababaw. Dahil tataas ang porsyento ng success. Hangad natin, marami sa atin na makasukses. Kaya binibigay natin itong mga logical analysis sa mga marker. Napaka-importante na yung mga markers na yun, maintindihan. Hindi lang mabasa, malaman lang ng mga nasa team kung mababaw ba o magkalaliman ang hinuhukay. Kaya nga nagbigay tayo ng sample ng mga marker dito sa upload natin para makita nila, maintindihan na sa ganung kababaw pa lang ay napakarami na makukuha kapag ka hindi biglo lang mo hukay. Salamat mga ka-TH, mga ka-istorya at mga small deep group hunters. Paki-like naman at saka paki-share at saka subscribe na rin kayo para dumami pa ang makaalam sa ating mga pinopost at ina-upload na video. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyo lahat.